magandang tanghalian po sa inyong lahat. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng pananghalian. Papadudot na. Hoy, hayaan nyo kung simulan ko yung ating show sa pagsasabi ng happy birthday. Ang dami ko kasing mga kakilala na birthday ngayong araw na ito. Ngayong 89 days to go before Christmas. Belated happy birthday kay Sed at saka kay Zia. Ismero na nag-birthday nitong nakaraan. And today, happy birthday kay Renz Marion El Recafrente, yung aking kapatid na nagtuturo dyan sa Fatima, sa Lagro. At saka si Mimi Rosemary Sagid Angeles, birthday ngayong araw na ito, mami ni Jem. And si Papa Jepoy, birthday today! Daming may birthday. At saka binabati ko din ang pinakagwapong boss ng 168 Shopping Mall, si Sir Lope, na birthday ngayong araw na ito. Kaya happy birthday po sa may mga birthday. Kapag nakasalubong nyo si Sir Lope, sabihin nyo, Sir, happy birthday. Narinig ko, binati ka ni Papa Dudut. Baka naman. Tinuruan pa yung mga tao. Ang daming may birthday na mga special sa buhay ko. Kakilala ko, kaibigan, kapamilya ko, kapatid ko, at mga kapuso ko. Kaya ngayong araw na to, September 27, happy birthday. At saka si MCE kahapon, si Sir Mike kahapon, birthday 26, kung di ako nagkakamali. O yan, ang dami may mga birthday, no? Happy birthday po sa inyong lahat. Tsaka si Sir Dennis Gutierrez, September din yun eh. 20 ano si Sir Dennis? 28. Oh, ang dami may mga birthday. Uy, binati ko kayo ha, baka naman. Uy, ang meron sa atin ngayong araw na ito ay kwento ni Ellen at ang kanyang unan. Oh, hashtag BLS unan tayo mga kapuso. Sa likod ng mga yakap na nagbibigay ng ginhawa, may mga luha na hindi nakikita, nagkukubli ng sakit at pangungulila. At ang unan po ang lagi nating kasama, di ba? Una ng ating niyayakap kapag tayo ay nalulungkot. Tutukan lahat ng yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 forever number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pag lumipat tayo, mamamahay ako. Matagal pa naman bago ako masanay. Kung lumipat na sana kasi kayo noon, di sana sanay na kayo at hindi na po problemahin kung mamamahay kayo ngayon. Malungkot dun, sigurado ako. Mag-isa lang ako. Buti sana kung hindi ka na babalik ng Japan para kasama kita ron. Sa mga bahay na kinalakhan natin noong tayo mga bata pa, marami tayong naipong alaala. Mga alaala na masasaya na binabalikan natin sa ating pagtanda. Ikaw, ano ba ang alaala mo sa lumang bahay ninyo? Pakinggan ang kwento ni Ellen sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Unan. Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga bahay na kinalakhan natin noong tayo mga bata pa, marami tayong naipong alaala. Mga alaala na masasaya na binabalikan natin sa ating pagtanda. Ikaw kabarangay, ano ba ang alaala mo sa lumang bahay ninyo? Dear Papa Dudut, may mga alaala na gusto mo na sanang kumawala pa. Pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ellen, 35 years old, single at isang bar singer sa Japan. Hindi ko naman nakahiligan ng pagkanta pero yon ang talentong pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya siguro yun na rin ang ginamit ko para makatakas sa kahirapan.
Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko pa namang maging isang teacher pero hinarang ang pangarap kong yon ng kahirapan. Isang taon lang ang inabot ko sa kolehiyo. Isang taon lang pinatikim sa akin ang pangarap kong maging isang guro. Hanggang isang araw ay sinabihan ako ng nanay ko na tumigil na ako sa pag-aaral dahil hindi na niya kayang bayaran ang tuition ko. Sinabi ko sa kanya na magtatrabaho ako at hinayaan niya naman ako. Sa simula ay nakayanan ko pang sustentuhan ang pag-aaral ko. Pero dahil maliit lamang ang sahod at kinailangan ni nanay ng katuwang sa mga bayarin sa bahay, kaya kinailangan kong magpaalam sa kolehiyo. Nagtrabaho ako para may pangtustos sa mga bayarin sa bahay. Wala na rin kasi akong tatay at wala rin kapatid na pwedeng makatulong sa akin sa mga gastusin. Namatay na si tatay bago pa man ako makatungtong sa kolehiyo. Huminto na rin si nanay na magtrabaho dahil hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita niya. At napapagod lang siya dala ng kanyang edad. Ako na ang umako sa lahat, Papa Dudut. Hanggang sa pinalad ako at may nakarinig ng boses ko habang kumakanta ako kasama ang mga kaibigan ko sa isang videoke bar. Na-recruit ako para mag-Japan. Omoo ako kaagad. Kung yun ang paraan para makaahon na sa hirap, Papa Dudut. 25 anyos ako nang makapag-Japan. Pinaghirapan kong ipunin ang bawat natatanggap kong sahod at tip para makabili ng bagong bahay. Nakapagpagawa na ako ng bahay sa awa ng Diyos. Lagi ako nakikibalita noon kay nanay sa bahay at positibo naman lagi ang feedback. Excited na ako noon na matirhan sa wakas ang bahay na pinaghirapan ko. At nung umuwi ako nitong nakaraan ay nalaman kong ayaw pa lang tumira ni nanay doon. Bakit ba nakasimangot ka riyan? Nagtataka lang po, Nay. Nagtataka saan? Ilang taon nang nagawa yung bagong bahay natin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin kayo lumipat dun habang nasa Japan ako. Nakatamaran ko na sigurong maglipat. Pag may pinaplano kasi ako, sinusumpong ako bigla ng rayuma. O kaya may hindi magandang nangyayari. Lagi na lang po ba? Ilang taon na yung dumaan, wala kahit isang araw na swerte at maayos ang kalagayan nyo para makalipat? Wala rin akong kasama na mag-aasikaso. Ang tita Net po, nasa kabilang bahay lang siya. Pwede naman siyang mapakiusapan para makapaglipat na tayo. Ayoko nang abalahin pa ang tita Net mo. Busy na rin yun sa mga apo niya. O ikaw ba, anak, kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Nay, huwag nating ilihis ang usapan. Maghahanap ako na maglilipat ng mga gamit natin habang hindi pa ako bumabalik ng Japan. Huwag ka nang mag-abala. Ako na lang ang mag-aasikaso. Magpahinga ka na lang at sumama sa mga kaibigan mo rito sa Pinas. Magkumustahan kayo. Ako nang bahala rito sa bahay. Lagi niyong sinasabi na kayo na ang bahala pero nung hinayaan ko kayo, parang wala naman nangyari. Hindi ko lang talaga maharap dati. Kahit magtanong ka pa sa mga kapitbahay natin. Nasasayang lang kasi yung pinagawa kong bahay doon. Baka mas mauna pang tira ng mga ligaw na kaluluwa. Alam mo anak, isa rin yan sa mga dahilan ko kung bakit ayokong lumipat. Paano kung pinamahayan na yun ng mga multo? Lalo maraming bakante at masukal na lote ron. Mas okay na rito sa bahay natin ngayon. Laging nabibless ni Father Sanchez. Hindi makakapasok ang kahit anong klaseng multo. Kahit mayamang multo pa yan. E di ipabless natin kay Father Sanchez yung pinagawa kong bahay.
Hindi kasi lumalayo ng binibless na bahay si Father Sanchez. Yung malapit lang ang gusto niyang i-bless na bahay. May katandaan na rin kasi. Hindi na kayang bumiyahe. Kung ganun, maghanap tayo ng pari na malapit lang dun sa bahay at bata pa. Pwede na po ba yon? Pag lumipat tayo, mamamahay ako. Matagal pa naman bago ako masanay. Kung lumipat na sana kasi kayo noon, eh di sana sanay na kayo at hindi na po problemahin kung mamamahay kayo ngayon. Malungkot dun, sigurado ako. Mag-isa lang ako. Buti sana kung hindi ka na babalik ng Japan para kasama kita ron. Eh tignan mo nga, isang buwan na lang, babalik ka na naman sa Japan, maiiwan na naman akong mag-isa. Marami kayong makikilalang kapitbahay doon. At saka pwede kong pakiusapan lagi si Tita Net na dalawin kayo. Ako na magbabayad lagi ng pamasahe at pagkain niya. Parang may kasama lang po kayo habang nasa Japan ako. Sabi ko nga, huwag mo nang abalahin pa ang Tita Net mo. Nagbibigay lang po ako ng mga pwedeng solusyon para matapos na yung mga rason niyo kung bakit ayaw niyo pa rin lumipat dun sa bagong bahay natin. Ang dami kasing dapat isaalang-alang. Hindi basta-basta ang paglilipat. Kaya nga nagmamadali akong makauwi dito sa Pilipinas para matulungan na kayo sa pag-aasikaso sa paglilipat. Hindi na ako masaya na hindi pa rin kayo lumilipat. Ilang taon ko na kayong pinagbigyan, Nay. Ako naman ang pagbigyan niyo ngayon. Nasasayang lang yung upa dito sa bahay. Yung upa na ginagamit ko ay galing sa pensyon ko at hindi galing sa padala mo. Lahat ng pinapadala mo napupunta lang sa pagkain ko at ibang pangangailangan. Yung karamihan, nasa bangko, hindi ko ginagalaw. Kaya nga sayang naman na napupunta lang sa upa yung pensyon nyo. Sana pinangbibili nyo na lang ng mga gusto nyong gamit o panlibre kay Tita Net kapag sinasamahan niya kayo. Ang daming pwedeng gawin sa pensyon nyo, Nay. Huwag na sana upa rito sa bahay kasi may sarili na tayong bahay. Naiintindihan niyo po ba? Ako naman ata ang hindi mo maintindihan. Sabihin niyo sa akin, Nay, kung paano ko kayo iintindihin. Kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas pinipili niyo pa ring manirahan dito sa lumang inuupahan natin. Puro nasira, mainit na at masikip. Ang laki ng bahay na pinagawa ko para sa inyo. Hindi mo talaga ako maintindihan. Umiling si nanay at saka ako iniwan para pumasok sa kanyang kwarto. Napansin kong nagtampo na siya, Papa Dudut, kaya hindi ko na inulit ang pangungulit ko sa kanya na lumipat na. Malit lang ang inuupahan naming bahay na yon at sakto lang para sa aming dalawa at minsan ay kulang pa. Hindi makapagpapasok ng bisita dahil masyadong masikip para malakaran. Doon na unang tumira si nanay at tatay bago pa man din ako isinilang. Nasanay na ako roon noong bata pa lamang ako hanggang bago ako mapadpad sa Japan. Alam ko ang bawat karupukan ng bahay na yon. Yon nga ang isa sa mga naging dahilan ko para magsumikap sa ibang bansa. Gusto ko na ng komportable, maluwag at magandang bahay. Nakapagpagawa naman ako at nakuha ko ang pangarap kong bahay. Pero tila naging hadlang si nanay para maranasan ko yon. Nagsinungaling noong una si nanay sa akin, ang sinasabi niya ay doon na siya tumitira sa bagong bahay namin. Pero paminsan-minsan daw ay bumabalik siya sa inuupahan at luma naming bahay kapag gusto niyang makasama si Tita Net. Noong una, hindi ko naman yon pinagbabawalan dahil gusto ko rin namang may nakakasama si nanay. Pero nalaman ko lang na hindi pala totoo yon. Ni minsan ay hindi pumunta si nanay para matulog doon sa bahay na pinagawa ko. Totoong pinupuntahan niya pero para lang linisan kapag napupuno na ng alikaboko, di naman kaya kapag kakatapos ng bagyo. Pero hindi siya nanatili roon nang isang buong araw o isang buong gabi man lang. Kaya nagpa siya na akong umuwi muna ng Pilipinas para makumbinsi siyang lumipat na. Kinausap ko na rin ang 55 anyos na tiyahin kong si Tita Net tungkol sa bagay na yon.
Nako, ilang taong ko na pinagsasabihan ng nanay mo na lumipat na doon sa bahay na pinagawa mo. Aba, eh kaswerte na nga niya at maraming naghahangad ng sariling bahay. Pero siya naman tong tumatanggi ron. Hindi niyo po ba siya makumbinse para makalipat na bago ko bumalik ng Japan? Nako, ang problema riyan, kahit makumbinse mo siyang lumipat doon, eh baka bumalik siya ulit sa dati niyong bahay kapag nakaalis ka na ng Pinas. Kilala ko ang nanay mo. Alam kong gagawin niya yon. Kilala ko rin po ang nanay ko at tama kayo. Gagawin nga niya yon. Ilang taon din niya akong pinaniwala noon na doon siya nakatira sa pinagawa kong bahay. Kung hindi ko pa kayo kinausap, hindi ko pa malalaman. Ayoko nga sanang sabihin sa'yo dahil ayoko namang makialam sa buhay niyo mag-inay. Pero dapat na rin matauhan ang bahay niyo. Di naman sa dinadalangin, pero paano kung may masasamang loob at pag nakawan yun? Lalo't walang nagbabantay. Madali lang matiktikan, ha? Isa nga rin yan sa kinatatakutan ko. Sinabi ko na yan kay nanay. Anong sabi niya? Mas lalo raw niyang ayaw lumipat dahil baka pag nanakawan daw yung bahay naming yon, baka pati siya ay mapano. Ang nanay mo talaga, laging may dahilan para hindi tumira sa bahay na yon. Nagtataka na rin kasi ko. Maganda yung pinagawa kong bahay. Malawak at safe para sa katulad niyang may edad na. May hardin din para may mapagkakaabalahan siya. Lalo na't lagi niya nirereklamo na hindi siya natutuwa sa mga depaso na halaman namin. Gusto raw niya malawak na hardin. Yun naman yung binigay ko. Pero ayaw pa rin niyang tumira doon. Kung di pa yun maasikaso, baka pati ahas at daga maligaw na rin doon. Paano ko pa makukumbinsi si nanay, Tita Net? Hindi ko na rin alam, sa totoo lang. Napagod na nga rin akong kausapin siya tungkol dyan. Minsan, nagalit pa siya sa akin, ha? Dahil mas marunong pa raw ako kaysa sa kanya. Iba na talaga kapag nagkakaedad, eh. Sa tuwing napagsasabihan mo, sumasama agad ang loob. Napansin ko na naman po yun. Nagtampo nga rin si nanay sa akin nung isang araw nung kinausap ko siya tungkol sa paglipat. Lalo na nung tinabla ko na lahat ng mga rason niya kung bakit ayaw niyang lumipat. Naku! Panigurado umusok ang ilong ng nanay mo sa tampo. Ayaw pa naman nun na hindi mo iniintindi ang mga rason niya kahit gaano pa yung kabaluktod. Huwag mo ako isusumbong, ha? Kaya nga, hindi ko na rin alam ang gagawin. Gusto ko na rin tumira ron, lalo na ngayong nagbabakasyon lang ako. Pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na samahan ako dun sa bagong bahay. Ayaw talaga niya. Sabi pa niya, kung gusto ko raw, ako na lang matulog dun mag-isa. Siyempre, ayoko naman. Nakakakonsensya kaya. Habang maayos ang tutulugan at kabuuan ng bahay ko, si nanay naman nagtitiis sa sira-sirang inuupahan naming bahay. Gets nyo naman ako, Tita Net, di ba? Naiintindihan kita, maniwala ka. Pero naiintindihan ko rin ang nanay mo. Paano po? Pag nagkakaedad ang isang tao, mas lalo siyang nagiging sentimental sa mga nakasanayan niya sa paligid niya, lalo ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Pakiramdam kasi nila, yun lang ang daan, eh, para mabalikan nilang nakaraan. Pakiramdam niya, dun sila mas masaya. Pero mas masaya naman yung ngayon. Lalo't nakakaangat na kami sa buhay, hindi kagaya ng dati. Totoong mas nakakaangat na kayo kaysa noon. Pero kung papapiliin ang nanay mo, malamang mas pipiliin niyang nakaraan kung kailan buhay pa ang tatay mo at kasama ka pa niya lagi at inaalagaan sa lumang inuupahan niyo. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Tita Net. Nakonsensya ako bigla. Paano kung totoo na mas masaya si nanay sa nakaraan dahil buo kaming pamilya at nakakasama pa niya ako lagi? Hindi ko naisip yon. Kaya lang ay paano ko siya makukumbinse na tapos na ang nakaraan. At pwede na kaming bumuo pa ng mas masayang alaala sa kasalukuyan. Kahit marami nang nagbago sa paligid namin. Mukhang mahirap yon, Papa Dudut, ayon nga rin kay Tita Net. Sa nakaraan madalas komportable ang mga matatanda. Lalo na yung mga nanay. Dahil sa nakaraan, pakiramdam nila ay may silbi pa sila. Kahit na hindi naman yon totoo, minsan daw o madalas ang mga tumatandang nanay ay nagiging emosyonal. Lalo kapag may sariling buhay na ang mga anak nila. Mga anak na minsang inalagaan at naging dependent sa kanila.
Kaya naman masakit sa loob ko marahil ni nanay sa pagbabago na gusto ko. Dahil pakiramdam niya, mas lalo lang nawawala ang alaala ng pagkabata ko sa kanya. At dahil nga sa mga naging usapan namin ni Tita Net ay naliwanagan ako kahit papaano sa sitwasyon ni nanay. Pero hindi pa rin nagbabago ang desisyon kong lumipat pa rin kami sa pinagawa kong bahay dahil yun naman ang tama. Oras na para sa pagbabago. Pero ang tanging magagawa ko lang noon ay dahan-dahanin si nanay sa proseso. Hindi yun madali para sa kanya. Yun ang na-realize ko. Kaya ako dapat ang mag-adjust. Hindi ko lang alam kung papaano. Dahil minsan ay mahina ang pasensya ko sa mga makukupad sa pagbabago. Pero nanay ko naman yon. Baka humaba pa ang pasensya ko sa kanya basta't lagi ko lang tatandaan na malaki ang naging sakripisyo niya para sa akin. Isang maliit na bagay na lang ang pagpapasensya ko kapalit ng maraming magagandang bagay na sinantabi ni nanay para sa sarili niya. Mabigyan lang ako ng buhay na maayos. Forever. Kaya naman dapat maging maingat at mapanuri sa mga binibiling essentials tulad ng gamot. Para makasiguradong dekalidad ang gamot, huwag mahihiyang magtanong sino ang gumawa ng gamot, kilala ba ang kumpanya na gumawa nito, dumaan ba ito sa quality checks na kailangan para masiguro na ligtas ang gamot. Sa bawat karamdaman, gusto natin na gumaling tayo kaya importante na siguraduhin dekalidad ang iinumin na gamot. Huwag pong mahiyang magtanong sa doktor at butika para malaman kung ano ang abot-kaya at dekalidad ng gamot. Hanapin ang gamot na siguradong dumaan sa quality checks. Hanapin ang check ng Right Med. And if symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyo si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Again, it's 89 days to go before Christmas. At hi kay Jay Blanca. Pa-shout out sa mga taga-Kalamba, Laguna, Papa Dudot. Naka-tune in araw-araw sa inyo. Si Army Tumiloso. At magandang tanghali. Nakikinig po sa Longo, Santa Ana, Bulacan, Bulacan. At si Ellie Damalia, watching from Calbayog City, Samar, Leyte. Si Aye Acero, pa-shoutout sa mga taga-go. Sa lahat ng mga kapuso natin, ako matindi po yung pinagdaraanan ng ating sender for today. Kung paano niya kukumbinsihin ang kanyang nanay na past is past. Yan ang ating malalaman, kung magagawa ba yan ni Ellen matapos niyang kausapin itong si Tita Net niya at doon niya napiga lahat ng impormasyon na kailangan niya. Kaya pala, ayaw ng nanay niya na umuwi doon sa kanyang pinagawang bahay. Pero napag-alaman ko na kaya po pala ayaw, isa lang po yung kwartong pinagawa. Para doon sa anak pala. Walang kwarto yung nanay mo, nakalimutan mo! Ne, joke lang. Meron, kompletos, maganda nga. Malaki nga yung bahay Well, malalaman po natin sa susunod na kabanata kung maiinganyo niya ang kanyang nanay, no? Na manatili doon sa kanyang bagong pinagawang bahay at talikuran na ang ala-ala ng mga nakaraan. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories number 1. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi ho to a macaroni salad, hi ho with our lady's choice mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here. Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Pinakabagong surf! New surf, active, clean, instant galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babag, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. New surf, active, clean, instant galing. Versus Brand X based on technical tests on
on polyester. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. At dahil umuulan, Nor, sinigang ang ulan. Umuulan sa ilang bahagi ng Yasa. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. And if it's raining in Manila, harap mo ba'y asin kilig? Pag sinigang ka na lang, pag malamig. Kaya pag raining in Manila, mag-Nor, para asin kilig. Asin kilig sa tag-ulan, mag-Nor, sinigang ka na. 7.50 SRP for 11 gram pa. Taga saan ka? Taga Katipunan. Taga saan ka? Taga Barangay LS. Pag crispy pata ang ulam ni Bunso, masakit daw sa ngipin. Aray! Pag laging nagtutoothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection, ang tibay ng ngipin ko! Versus non-fluoride calcium carbonate toothpaste. Colgate, ngiping matibay. Ngiping palaban. With regular use. Colgate Maximum Cavity Protection. Para sa ngiping matibay, ngiping palaban. Tony Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean, titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Isang bansa, isang barangay. May spaghetti na at may chicken pa. Happy na! Ready pa! Kain na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan, dagdagan ng more chicken cubes. One cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Nang tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky and mood. Kaya bubbly sarap for everybody. Girl, I got you together. There's nothing we can do. Have amazing ka. Have amazing ako. Have amazing. Gandang, have amazing. Ooh, gandang. Have amazing tayo. With Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and 3 times stronger due to protection from breakage. Versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na para gandang, have amazing tayo. Isang bansa, isang barangay. Tuloy-tuloy ang masayang tugtugan. Happy na! Ready pa! Pack na pack! Nor Cubes, may doble pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Smells good. Tikman natin. Sarap! Yummy! Everest Refrigerators. Love? Ano Everbest food mo in the world? Of course! Yung ginawa natin together. Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics na singbisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya, may libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica drugstore, tara na! Sa Generica drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Balot! Abot kaya na, may sukli ka pa. Balot! Uy, sarap. Enjoy it while it's hot. Balot! Ay, napakadaling hanapin. Kahit dyan sa kanto, pwedeng bilhin. Kaya balot!
balot kayo dyan! Yan ang balot ng proteksyon. Trust Condoms, pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Mabibili sa drugstores, convenience stores, and selected groceries. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Drink responsibly. Limit ang libreng cash in service fee sa Cebuana Lulair. May chance ka pa manalo sa raffle promo. Punta na sa 3,500 Cebuana branches at mag-cash in sa inyong e-wallet. See website for details. Promo runs from September 1 to November 30, 2024 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 2007800 of 2024 supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Cebuana Lulair, ang pera sentral para sa bayan. Ang San Miguel Pell Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Hindi mawawala sa dugo ang pagiging musikero na wala man panandalian, nagbabalik si Kai Del Rio para sa isang malupit na tugtugan. Live na live sa Sikat sa Barangay ngayong Friday, alas 4 ng hapon sa Barangay LS 97.1. Sikat forever! Barangay LS 97.1. Barangay LS forever. Number 1. Forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Ang lumang inuupahan namin, kung tatanungin ninyo ang itsura, Papa Dudut, ay hindi talaga kaaya-aya sa paningin. May dalawang maliit na kwarto na tuwing bumabagyo ay unang tinatamaan ng tulo sa kisame. Nakailang beses nang pinagawa yon pero ganun pa rin. Kailangan na raw gibain mismo ang bubungan at ibang parte ng bahay pero ayaw naman yung ipagawa ng may-ari. Sinabi ko na noon na kami na ang magpapagawa at ibabawas na lamang sa upa pero ayaw pa rin. Sinabi sa amin na kung hindi namin titiisin yon, mas mabuting umalis na lamang kami. Kung ako lang ay umalis na kami, Papa Dudut, matagal na. Pero si nanay ang humihindi. Hindi raw kami aalis doon. Hindi naman daw palagian ng bagyo at meron naman daw kaming pangsalok ng mga tulo. Doon ako naiinis kay nanay dahil hindi niya makita kung gaano kahasel yon. Sa kusina, laging pinamamahaya ng mga ipis at daga dahil marupok na ang mga kahoy na ginamit doon at dahil doon ay mabilis lamang yung nangangat-ngat ng mga daga at pinapasukan pa ng ibang insekto. Nakailang beses nang pinaospital si nanay dahil sa kagat ng mga daga pero hindi pa rin siya natuto. Hindi naman daw sinasadya yon ang mga daga at aksidente lamang yon. Nagawa pa niyang ipagtanggol ang mga daga. Sinikap na lang niyang tapalan yon lagi ng mga tarpaulin na iniipon niya tuwing eleksyon. Yon ang pinangtatapal niya sa mga butas at hindi ako natutuwa doon. Tumutulo din sa sala namin lalo na sa pwesto ko nasaan ang saksakan ng TV namin. Lagi napupuyat si nanay para bantayan yon. Natiis ko yon noon pero noong nakaluwag-luwag na kami sa buhay, ayoko nang tiisin pa yon. Mas lalong ayokong makita si nanay na tinitiis pa rin yon. Meron naman na kaming pera para makaalis sa nakasanayan naming hirap, handa na ako. Kay nanay na lamang talaga nagkakatalo, Papa Dudut. Natutulog dito sa sala. Ang daming lamok dito ah. Tumutulo na naman sa kwarto ko, Nay. Naku, bakit kaya? Hindi naman bumabagyo. Sakto lang ang buhos ng ulan.
Kasi po siguro rumupok na talaga yung kisame dahil sobrang luma na. E nare-remedyohan pa rin naman kasi. Pero hanggang kailan po natin re-remedyohan lahat ng sira dito sa bahay? Yung kwarto mo lang naman ang tumutulo ngayon. Hihintayin pa po ba natin na tumulo lahat ng parte ng bahay natin? Maya-maya lang pupusta ko. Next na tong sala na tutulo. Kung ipapanalangin mo, magkakatotoo talaga. Hirap na rin ako makatulog sa kwarto ko, Nay. Ang init. Hindi na kaya ng electric fan. Ang init dito sa Pinas. Nasanay ka lang sa lamig sa Japan. Masasanay ka ulit sa init dito. May isang buwan ka pa. Gusto ko nang makatikim ng lamig ng aircon, Nay. Kung bakit naman kasi pinalagay mo yung aircon dun sa pinagawa mong bahay eh. Imbis na dito mo nalang pinalagay. Talagang dun ko ipapalagay kasi dun ko naman balak gamitin. Ngayon di magtiis ka sa init sa kwarto mo ngayon. Nay, hindi na talaga ako komportableng tumira dito sa bahay. Komportable pa naman ako. Paano naman po ako? Isang beses ka lang naman sa loob ng 2 taon bago umuwi. Tiisin mo na lang. Hindi ko na dapat tiisin to kasi nakapagpagawa na ako ng bahay na magiging komportable tayo pareho. Para saan pa lahat ng pinaghirapan ko sa Japan kung hindi naman magiging maghinawa ang pagstay ko dito sa Pinas? Parang walang nangyari. Parang balik hirap uli. Paanong walang nangyari? Naipagawa mo na nga yung kusina natin dito. Hindi na sinisira ng mga daga. Opo, kasi sa likuran ng kwarto nyo naman ngayon dumadaan yung mga daga para manira doon. Nagtatago lang sila ron. Hinahabol kasi ng mga pusa. Ay, bakit kaya ayaw nyong tumira sa bahay na walang daga, no? Hindi naman nananakit ang mga daga. Pero may naitutulong ba sila sa atin? Nakakatulog ako ng maayos sa kwarto ko. Parang pugo ng kwarto nyo, Nay. Mas mainit pa kaysa sa kwarto ko. Pag pumapasok ako doon, para akong ensaymada na mina-microwave. Ako naman ang natutulog sa kwarto ko. Komportable ako roon kahit mainit. Sanay na ako. Hindi nyo naman kasi kailangang masanay sa ganun. Subukan lang nating matulog isang gabi doon sa pinagawa kong bahay. Isang gabi lang, para makita nyo ang kaibahan. Matanda na ako masyado para masanay sa mga bago. Hindi na natin pwedeng gamitin yan, Nay. Kaya nga ako nagtrabaho sa Japan para makapagbigay ng magandang pagbabago sa inyo. Ayoko nang nakikitang napeperwisyo kayo tuwing tag-ulan dito sa bahay. Ako yung napapagod sa kakareklamo nyo sa mga tulo sa kisame. Pati yung mga saksaka na hindi na gumagana dahil laging pinapasukan ng tubig at mga insekto. Ako yung natatakot para sa inyo. Paano kung isang araw hindi nyo mabantayan yung mga saksaka natin? Pwedeng pagmulan nyo ng sunog. Mabilis lang ako makaamoy ng usok kahit natutulog ako. Huwag mo na akong problemahin. So mas gusto nyo na paghandaan na lang lagi ang sunog dito sa bahay? Aasahan nyo na lang lagi? Ni hindi nyo man lang gustuhin na tumira sa bahay na hindi basta-basta pagmumula ng sunog o kahit anong disgrasya? Wala namang nangyaring ganyan dito sa bahay mula nang umalis ka papuntang Japan. Nabantayan ko ng maayos tong bahay. Di sana pala, di na lang ako nagpagawa ng bahay natin. Sinasayang nyo lang yun. Ang daming gustong magkaroon ng sariling bahay pero kayo mas gusto nyo pa dito. Mas gusto nyo pang nagbabayad ng upa sa bahay na dapat hindi na nga ginagawang bahay. Dala siguro ng kawalan ko ng maayos na tulog kaya nasagot ko si nanay ng ganon. Hindi ko naman yon sinasadya, Papa Dudut. Napuno na lamang din ako kung paano niya sabihin ang mga rason niya. Ang dami ng negatibong nakikita sa bawat sulok ng inuupahan naming bahay pero nagagawa pa rin ni nanay na makitang maganda ang mga yon. Alam kong sinasabi niya lamang yon, Papa Dudut, dahil ayaw niyang lumipat kami ng bahay. Hindi naman na nakipagtalo pa sa akin si nanay, Papa Dudut. Pinasok na lamang niya ang kwarto ko at doon ay nagbantay ng tulo. Nilabas niya ang isa sa arinola na ginagamit lang kapag may tumutulo sa bahay. Sinabi niyang doon muna siya matutulog sa kwarto ko para makapagtapon ng mga maiipong tulo sa kisame. Hinayaan ko na siya para hindi na kami magtalo pa at para makita niya kung gaano kahasel ang bahay na sira na. Kilala ko naman si nanay bilang isang taong mahirap mag-let go.
mula sa mga tao sa buhay niya hanggang sa mga pinakalumang garapon ng mayonnaise. Hindi niya yon tinatapon dahil ang rason niya ay may paggagamitan pa naman daw. Pero lumipas na ang ilang dekada ay hindi pa rin niya alam kung saan niya gagamitin ang ilang karton ng garapon ng mayonnaise na naipon niya. Sinabi kong ipagbili na lamang niya sa mga nangangalakal pero sinabi niyang mas mapapakinabangan niya raw yon. Pero halos bumagsak na ang isang cabinet namin kung saan nakalagay ang mga inipon niyang garapon ng mayonnaise. Ay hindi pa rin niya yon nagagamit. Sa pagkakatanda ko, papadudot, buhay pa noon si tatay nang itambak ni nanay ang mga garapon na yon sa aming cabinet. Kinabukasan habang nagkakape ako sa kusina, nilapitan ako ni nanay para ipakita ang mga lumang gamit na tinatago niya. Binida niya lahat ng alaalang meron ang bawat gamit na pinapakita niya. May ipapakita ko sa'yo. Ano po yun? Tignan mo tong karton na bitbit ko. Oy, teka, ilalapag ko lang sa mesa. Wag naman sa mesa, Nay. Ang daming alikabok niyan eh. Sa upuan na lang, please. Mahina po yung ilong ko sa alikabok. O, sige. Teka. Matutuwa ka rito sa mga ipapakita ko sa'yo. Mga garapon po ba ng mayonnaise yan? Naku, hindi! Mga pinagluma ang gamit mo. Baka mamaya may magsilabasan pang ipis dyan at mga bubuit. Nay, ayoko pong makita yan. Bakit naman hindi? Habang nagbabantay ako ng tulo sa kwarto mo, naalala kong nilagay ko pala ito sa pinakataas na parte ng cabinet mo. Kinuha ko. Natuwa ako na hindi pa nasira ang mga inilagay ko rito sa karton. Nakakapagtakang ha. Halos lahat ng gamit ko sa kwarto nasira na dahil sa mga tulo sa kisame. Himala na nakasurvive yung laman ng karton na yan. Siniksik ko talaga sa dulo ng cabinet itong karton, kaya hindi naapektuhan ng mga tulo sa kwarto mo. Pag hindi na mapapakinabangan at makakadagdag lang po ng kalat dito sa bahay, ibigay na lang sa mga nangangalakal o kaya itapon na lang. Ay hindi pwede! Bakit ko naman itatapon tong unang tsupo na ginamit mo? Regalo sa'yo to ng tita Net mo. Binili niya sa unang sahod sa unang trabaho niya. Ang cute! Sige na nga, itago po natin yan. O, andito pa rin ang pusod mo. Nakasiksik sa lumang medyas mo nung bata ka. Tinago niyo talaga yan, Nay? Pampaswerte raw kasi ito, lalo kapag binitin sa kisame. Kaso laging tumutulo sa kisame natin, kaya itinago ko na lang sa medyas mo. Sa kapaalala ito na minsang koneksyon nating mag-ina. Paalala ito na galing ka sa akin. Ano pa po bang meron dyan sa karton? Andito rin ang coloring book mo nung kinder ka. Patingin nga po. Grabe! Kinulayan ko talaga ng blue yung puno at green ang kalangitan. Sabi mo kasi pangarap mong makakita ng puno na kulay blue. Tapos inaabangan mo lagi tuwing tanghali kung magiging berde ang kulay ng langit. Hawak mo lagi ang coloring book na to kapag lumalabas ka ng bahay para maghanap ng blue na puno at berde na langit. Hindi ko na maalala kung bakit ko sinabi yan. Pero nakakatuwa po na tinago niyo tong mga gamit ng bata ako. Andito rin pala ang report card mo nung grade 6 ka, oh! Patingin nga po ako ng grades ko noon. Hala? Bakit puro pasang-awa? Saka bakit parang iniba tong grade ko sa math? Hindi mo na ba maalala? Ikaw ang nagbura ng grade mo sa math. 70 yan, pero pinalitan mo ng 75 para kunwari pumasa ka. Nalaman ko rin ang totoo dahil pinatawag ako ng teacher mo. Naalala ko na nga. Nakakahiya naman. Ito pa ang unan mo. Unan mo to nung baby ka. Pero palagi mo pa rin ginagamit hanggang tumungtong ka ng high school.
Naaalala ko nga, hindi mo tinatanggal sa tabi mo, lalo noong high school ka na. Ni hindi ko nga maitakas sa'yo para labhan eh. Lagi kang nagagalit kapag kinukuha ko. O kaya heto, nakaipit pa rin ang amoy at marka ng laway mo sa una na to. Siguro naman ipapalaba mo na ito ngayon, ano? Huwag niyo na pong laban. Itapon niyo na. Sunugin niyo kung pwede. Pero paborito mo ang una na to. Sabi mo noon sa akin, ito ang naging protection mo sa mga mumo na pumapasok sa kwarto mo. Hindi naman ako totoong naproteksyonan yan. Itapon niyo na po. Eh, pero... Itago niyo na lahat ng garapon ng mayonnaise. Pati na yung pusod kotso po na regalo ni Tita Net. Pero parang awa niyo na, Nay. Itapon niyo yung una na yan. Nagulat si Nanay sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang naging paborito ko ang una na yon. Hindi niya alam ang isasagot sa akin noon. Sa halip ay binalik niya lahat ng mga nilabas niyang laman ng karton at saka pumasok sa kanyang kwarto. Hindi na niya muling binalik sa kwarto ko ang karton na yon. Hindi na rin namin muling pinag-usapan yon. Lumipas na lang ang mga araw pero parang hindi naganap ang pagpapakita sa akin ni Nanay sa laman ng karton, Papa Dudut. Hindi ko alam kung tinapon na niya o nilabhan man lang ang unan. Wala na rin akong balak na alamin pa. Basta't hindi ko yon nakikita sa paligid ko ay ayos na ako. Sinumpa ko kasi ang una na yon, lalo na noong nagdalaga na ako. Maraming sekretong nalaman ang una na yon, mga sekretong tinakasan ko hanggang ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makaalis kami ni Nanay sa inuupahan naming bahay ay dahil marami akong masalimuot na alaala sa bawat sulok ng bahay. Mga alaalang hindi ko nagawang ikwento kahit na kanino. Kahit kay Nanay mismo, mga alaalang pilit kong tinatago sa pinakasulok ng puso at isipan ko. Hindi ko yon nakayanang harapin, Papa Dudut. Kaya nga nang pumunta ako ng Japan, inakala kong matatakasan ko na ang mga alaalang yon. Pero hindi pala, Papa Dudut. Sinundan ako ng mga alaalang yon hanggang sa pag-alis ko ng bansa. Akala kong malaking tulong na hindi na ako nakatira sa inuupahan naming bahay pero hindi pala. May mga bagay akong handa nang sabihin ngayon. Sa susunod na parte ng kwento ko, sisiguraduhin kong maiintindihan ninyo. Forever. Forever. Yay! Konti na lang! Tapos na tong school project ko! Today pala deadline ito! Lagot! Bakit nga ba ako pumasok dito sa kusina? Ano nga ba kukunin ko? Nako po! Huh? Incorrect password? Ano nga ba yung password ko? Ano nga ba? Memo Plus Gold with Bacopa Monera Extract. Iba ang Brainy Good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At dahil umuulan, Nor, sinigang ang ulan. Umuulan sa ilang bahagi ng... It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. And if it's raining in Manila, harap mo ba'y asin kilig? Pag sinigang ka na lang, pag malamig. Kaya pag raining in Manila, mag-Nor, para asin kilig. Asin kilig sa tag-ulan? Mag-Nor, sinigang ka na. 7.50 SRP for 11 gram back. From traffic lights to bright lights. Adventure sights. And chill nights. The Sasun Soap with regular use, may lugar ready hair ka, anytime, anywhere. Use Sun Silk Smooth and Manageable with Active Infusion, made with a blend of flower oils, vitamin B3, and collagen. Now with its best ever fragrance versus previous formulations. Sun Silk. 225 lang per wash based on sachet SRP. Taga saan ka? Taga V Mapa! Taga saan ka? Taga Barangay LS! Ina na, tinola na! Tinola? Wala namang lasa! Tinolang matabang kulang! Dagdagan ng Nor Chicken Cubes!
tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Bye, Buhag Haggard Hair. Hello, Cream Silk Vitamin Boost. Pinalaki with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhag hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Isang bansa, isang barangay. Beshi Cakes, asan yung gift ko? Happy na! Ready ba? Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi ho! To our macaroni salad, hi-ho, with our lady's choice mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na, with my one and only lady's choice mayo. Ate, pabili. Ano sa'yo? Pick me, high, refresh, sarap, pick me. Magnolia, healthy, and fruit drink. Hulas, oh, pagod ka. Magpa-refresh. Pick your favorite fruit flavor. Para sa'yo to, besh. Refresh sarap ang hanap. Mag-Magnolia Health Tea and Fruit Drink. May refreshing goodness ng apple, strawberry, lemon, grape, and mango flavors for that feeling good sarap. Magnolia, feeling good sarap. 10 pesos SRP lang. Punta na sa suking tindahan. Kain na na. Tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan, dagdagan. Ng isang buong manok na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor! Pack na pack! Nor cubes, may doble pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Nine days na lang, Pasko na! Isang bansa, isang barang... Happy na! Birthday pa! Number one. Forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay. Love Stories. Love Stories. Nawala ako sa mood ng mga sumunod na araw, Papa Dudut. Dala yon ang mga nagsidagsaang mga alaala na nakabalot sa una na ipinakita sa akin ni Nanay. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil dinadalaw ako ng mga hindi magagandang panaginip tungkol sa nakaraan ko. Mga panaginip na binalikan ako dahil hindi ko nagawang kumprontahin. At nang mga oras na yon ay para akong inuusig para sa wakas ay harapin na. Pero hindi ko kaya. Muli na naman akong nagtago. Nagpaalam ako kay Nanay na roon muna tutuloy sa pinagawa kong bahay. Nagbaon ako ng mga kailangan ko para sa ilang araw na pananatili ko doon. Iniisip ko na baka sakaling makatulong kung lilipat ako ng bahay para hindi na ako mahanap ng mga nakakatakot na alaala ko sa nakaraan. Dahil masyado ng maraming sakit ang dinulot sa akin ng lumang bahay namin. Hindi ko na kayang balikan lahat ng yon. Kaya naman tinungo ko na ang bagong bahay namin at sa unang gabi na natulog ako sa pinagawa kong bahay ay naging maayos yon. Kinabukasan habang naglilinis ako ng kusina ay bigla na lamang ako nagkaroon ng flashback tungkol sa tinatakasan kong trauma. Muli na naman akong nanginig. Natakot at nagtago. Napatakbo ako sa kwarto ko at doon ay umiyak habang yakap ang bagong unan.
kumalma ako pagkatapos. Hindi ko na binitawan ang bagong unan na yon, Papa Dudut, at sinigurado kong katabi ko yon kahit sa ang sulok ako ng bahay. Maski sa pagbalik ko sa luma naming bahay ay bitbit ko yon. Tila naging proteksyon ko yon mula sa madidilim na alaalang sumusunod sa akin. Pagkarating ko ng bahay ay inabutan kong nagkakape sina Nanay at Tita Net. Nakangiti si Nanay na sinalubong ako. Kinukuha niya sa akin ang bitbit kong unan pero tumanggi ako. Nakiupo na rin ako katabi nila habang hawak pa rin ang bagong unan ko, Papa Dudut. Ayaw mo talagang bitawan muna ang unan mo, anak. Baka matapunan ang kape mo. Ang hirap pa namang magpatuyo ng unan ngayon. Oo nga, Ellen. Ayoko. Mabuti pa. Ilagay mo na lang muna ang unan na yan dito sa katabi kong upuan. Maingat naman ako sa iniinom ko. Hindi ko yan matatapunan. Mas komportable kung hawak at yakap tong unan na to. Hayaan nyo na ako. Salamat. Oo, sige. Napaaga ata ang uwi mo. Akala ko hanggang Sabado ka pa rin sa pinagawa mong bahay natin. May mga kailangan akong asikasuhin malapit dito sa atin. Para malakad ko lang at matapos ko agad bago ako bumalik ng Japan. Sabi ko sa'yo eh. Kahit ano pang sabihin mo, trabaho kong kumain sa kasal mo. Naaalala ko pa nga, yung inuwi naming cake sa kasal namin, hindi nagkasya sa rep. Yan ba yung pagkagising nyo kinaumagahan? Nakita nyo na lang yung dalawang bubuit na nakapatong na sa cake at busog na busog sa icing ng cake? Hindi sila nakagalaw, dala ng kasibaan sa matamis. Sana talaga pinauwi nyo na lang sa akin yung natiran yung cake eh. Di sana sikmura akong nakinabang, hindi sikmura ng mga bubuit sa kusina ninyo. Ang mga daga na yon ang nakakasama ko, lalo na nung umalis na papuntang Japan si Ellen. At sila rin ang salarin sa mga buta sa dingding natin at kung saan-saan pa. Kaya nga, bago sirain ang mga dagatong bahay, lumipat na kayo mag-ina sa bagong bahay ninyo. Doon kahit may ilang daga ang umaligid sa bahay nyo, paniguradong hindi nila matitibag yun. Hindi ka sigurado. Mauutak na ang mga daga. Sigurado kung kaya nilang tibagin kahit sementado pa ang dingding. Nakahanap na naman kayo ng dahilan para ipagtanggol tong lumang bahay. Alam mo naman ang nanay mo, loyal sa bahay na to. Ay, talaga. Nung walang-wala kami, ito ang sumaklolo sa amin. Napag-aral ko hanggang first year college si Ellen. Dahil mura lang ang upa namin dito. Hindi nyo na ako pinag-aaral, Nay. Kaya wala na kayong ibang dahilan para manatili rito. Doon na tayo sa bagong bahay. Wala nang babayarang upa. Kung gusto nyo pa rin may paglaanan sa pensyon nyo, kayo na magbayad ng kuryente at tubig. Basta makalipat lang tayo. Oo nga naman. Tama talaga tong anak mo eh. Hindi na practical na tumira dito. Baka 2 taon na lang, mapulbos na lang to ng mga daga. Ang daming naghahangad ng sariling bahay na maayos, bakit tumatanggi ka pa? Trabaho mo rin bang pakialaman ng mga desisyon ko? Namula ang pisngi ni Tita Net sa mataray na pagkakasagot ni Nanay sa kanya. Hindi na nga nito tinapos ang kape niya, Papa Dudut. Nagkunwari na lamang siya na may asikasuhin pa sa bahay. Nagpaalam na ito sa akin at hindi na kinausap pa si Nanay. Habang inaayos ni Nanay ang pinagkapihan nilang magkapatid ay nakaupo pa rin ako habang yakap ang unan ko. Hindi rin ako kinausap ni Nanay, Papa Dudut. Nanatili siyang tahimik hanggang sa paghuhugas ng mga tasang ginamit nilang magkapatid. Nagtungo ako sa kwarto ko bit-bit ang bagong unan ko. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko noon at halos 2 linggo na lamang ay babalik na akong muli sa Japan. Pero wala pa rin progress pagdating sa pagkumbinsi ko kay Nanay na lumipat na kami. Nakahanda na roon sa bahay namin ang mga bagong gamit. Kompleto na lahat ng mga appliance. Mga appliance na matagal na niyang hinihiling kay tatay noong nabubuhay pa ito. Binigay ko naman pero bakit parang nawala na ang pangarap niyang yon.
Nakatulugan ko na ang kakaisip sa kung paano pa makukumbinse si nanay na lumipat na, hanggang sa naklakbay ang isipan ko patungo sa isang nakaraan na pilit kong tinatalikuran. Nanaginip ako. Nasa kwarto raw ako noon, natutulog at narinig ko ang pagtatalo ni nanay at tatay dahil natanggal sa trabaho si tatay. Niyakap ko ang lumang unan ko. Ang unan na nakasilid sa karton na ipinakita sa akin ni nanay. Niyakap ko yon na para bang nakadepende roon ang proteksyon ko. Hanggang sa biglang nagbukas ng dahan-dahan ang kwarto ko. Hindi ako lumingon. Alam ko na kung ano ang iniluwa ng pintuang yon. Napahigpit muli ang yakap ko sa lumang unan, Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lang akong nagising at napasigaw. Doon na pumasok si nanay sa kwarto ko. Nanginginig ako noon habang yakap ang bagong unan ko, Papa Dudut. Ayos ka lang? Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Masamang panaginip! Masamang panaginip! Nandito na ang nanay. Panaginip lang yon. Walang mangyayaring masama. Hindi yon totoo. Pero totoo yung panaginip ko, Nay! Totoo! Kaya iyon panaginip. Gawa-gawa ng isipan nating laging pagod. Huwag mong paniwalaan yon. Halika sa labas. Uminom ka ng malamig na tubig para kumalma ka. Halika na. Totoong panaginip ko. Natutuliro ka lang ngayon. Okay lang yan. Tara sa labas para mahanginan ka. Hindi to okay, Nay. Kailan ba kayo makikinig sa akin? Nakikinig naman ako. Kung nakikinig ka, bakit inayaan mo ako umiyak lagi sa kwarto ko? Ano bang sinasabi mo? Nung bata ako, alam kong naririnig mo akong umiiyak. Siguro. Oo. Hindi ko na matandaan. Alam mo naman ang nanay. Maraming inaasikaso, lalo na nung nawala ng trabaho ang tatay mo. Hindi na kita nabantayan o napakinggan. Pasensya ka na ha. Gusto mo bang pag-usapan? Ang tagal ko nang gustong pag-usapan, Nay. Pero lagi niyo lang akong hinahayaang magkulong sa kwarto. Gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Kung ano man yung pagkukulang ko, kausapin mo ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Gusto ko nang umalis dito. Para nga nyo na, umalis na tayo rito. Anak, huwag muna kaya nating pag-usapan yan. Ito ang kailangan ko, Nay. Kala ko ba ibibigay niyo ang kailangan ko? Kailangan na nating umalis sa bahay na to. Bakit ba nagmamadali kang umalis? Minamadali po ba kita? Kasi ilang taon na ako nangungulit sa inyo na lumipat na kayo dun sa bagong bahay para makapagsimula na tayo ng bagong buhay natin. Bakit ba kailangan baguhin ang buhay natin? Masaya naman tayo sa ganito, sa dati. Kayo lang! Hindi ako naging masaya sa bahay na to. Dahil masyado ng maganda ang tinirhan mong bahay sa Japan. Dahil mas matibay ang pinagawa mong bahay kaysa rito. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang naiambag nito sa buhay mo. Kung alam niyo lang kung ano pang naiambag ng bahay na to sa akin, maintindihan niyo kung bakit gusto ko na itong sunugin. Wala akong maalalang ginawang masama sa'yo ng bahay na to para pagsalitaan mo ng ganyan. Siguro nga hindi itong bahay na itong nakagawa ng masama sa akin, pero yung taong tumira dito, meron! Anong ginawa ko sa iyong hindi maganda? Bukod sa hindi kita pinuntahan nung umiiyak ka sa kwarto mo. Sabihin mo sa akin lahat. Para bago ka bumalik ng Japan, matapos na itong nararamdaman mong hinanakit sa akin at sa bahay na ito. Nay! Nay! Pinagsamantalaan ako ni tatay! Ano? Bawat sulok ng bahay na ito sa tuwing umaalis kayo para magtrabaho, doon ako sinisimulang pag
Kung gumagawa ka lang ng kasinungalingan para makalipat na tayo ng bahay, tigilan mo yan. Parang awa mo na. Magbigay ka naman ng respeto sa yumao mong ama. Tama nga yata yung desisyon kong wag magsumbong sa'yo noon. Kasi hindi mo rin ako papaniwalaan sigurado. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Gusto kitang paniwalaan. Pero ang imposible ng mga bintang mo sa iyong ama. Disente at maayos ang tatay mo. Bigyan mo naman ng respeto ang kaluluwa niya. Hindi ito pagbibintang, Nay. Totoo lahat. Hindi mo alam kung ilang dekada kong tiniis lahat ng masasamang panaginip ko tungkol kay tatay. Kung paano ako laging kinakabahan sa tuwing may nagbubukas ng pintuan ng dahan-dahan. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam na halos magdugo na yung mga mata ko sa kakapuyat para makapag-ipon, para makapagpagawa na tayo ng bahay at makaalis na sa pangungot na bahay na to. Hindi nyo alam. Kasi parang wala na ba kayong pakialam? Anak! Sa kusina, doon niya ako unang pinagsamantalahan. Inawakan niya yung hita at balakan ko, tapos binilit niya yung sarili niya sa akin. Tinakot niya ako. Papatayin daw tayo ni tatay kapag nagsumbong ako, kapag hindi ako pumayag. Kaya wala akong nagawa. Wala naman akong kasama kasi lagi kang wala. Pumayag ako. Sa mesa, sa sala yung sumunod. Sa banyo rin nung minsan nagluluto kayo sa kusina. Sinubukan kong huwag pa sa klolo, pero nilakasan ni tatay yung tubig sa gripo. At madalas sa kwarto na to. Tuwing madaling araw. Tuwing tulog kayo. Diyos ko! Diyos ko! At ang paborito kong una na kinamumuhian ko ngayon. Yun ang lagi kong pagtakip sa mukha ko sa tuwing hinaharap ako ni tatay habang pinagsasamantalahan. Akala ko maproprotektahan ako noon para hindi ko makita ang kahiupan ni tatay. Pero hindi. Tulad mo rin yung unan na yon. Walang kamalay-malay. Walang alam. May mga ala-ala na gusto mo na lang sanang kumawala pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Niyakap ko ng mahigpit ang bagong unan ko at hinayaan kong tumulo doon ang mga luha kong matagal nang pinipigilan. Hindi malaman ni nanay ang gagawin noon at palakad-lakad siya habang kagat ang kanyang mga daliri. Alam kong ikinabigla niya ang mga revelasyon ko, Papa Dudut, hanggang sa bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Nilabas lahat ng mga bag namin at siniksik doon ang mga damit ko, Papa Dudut. Nagtaka ako. Nang mapuno niya ang dalawang malaking bag ng mga damit ko ay sa kanya ako niyakap at sinabing aalis kami sa bahay na yon. Dinulungan ko siyang mag-impake ng mga damit niya. Iniwan namin ang mga lumang kagamitan namin, kabilang na ang lumang unan ko. Oras na para makapagsimula ng bago. Yun ang sinabi ni nanay. Si nanay na sa una ay natakot sa pagbabago pero kinaya niya para sa kapakanan ko. Alam ko naging mabigat para kay nanay ang mga inamin ko, lalo't alam kong minahal niya ng totoo si tatay. Hanggang sa huling hininga nito. Pero minsan matatapos na lamang ang pagmamahal na yon kapag nalaman mo ang kadilimang bumabalot sa taong yon. Nakalipat kami kaagad sa pinagawa kong bahay, sa bagong bahay na yon kami nagsimula, Papa Dudut. Pinasya ko na rin huwag na munang bumalik ng Japan at makasama muna si nanay. Parehas kaming kailangang hilumin ang naging sugat na dala ni tatay sa buhay namin.
magsisimula kami, magsisimula ulit. Wala na ang anino na mga masasamang nangyari sa lumang bahay dahil sa wakas, nakatakas na kami doon. Nakatakas na kami mula sa mga multo ng nakaraan at matagal kong inasam yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kapwa kami nagpapaterapi ni Nanay dahil sa mga trauma na inabot ko sa aking ama. Kinailangan namin ng mga makakatulong sa aming sitwasyon para hindi na kami dalawin pa ng mga nakakatakot na pangyayaring yon. Kaya sana para sa lahat ng mga inabuso ay magawa ninyo sanang makatakbo palayo sa mga taong gumawa niyan sa inyo at makakapamuhay kayo sa mas maayos na lugar. Kasama ang mga taong mahal kayo at bibigyan kayo ng proteksyon. At ang pangako, hindi na mauulit ang naranasan ninyong kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, naway nakapaghatid po ito ng Hindi madali ang harapin ang mga bagay na ito, lalo kung hindi mo alam kung paano magsisimula at kung paano ka makakalabas sa mga pagsubok na ito. Pero kailangan. Dahil para mailabas ang dahilan ng bawat sugat mo at sakit ay kailangan mong pumasok sa sarili mo. Alamin mo at kumonekta ka sa sarili mo. Alam niya lahat ng sagot sa bawat nangyayari sa iyo at huwag kang matakot alamin at kilalanin ang iyong sarili. Sa ganitong paraan ay hindi ka nila masasaktan. Sa ganitong paraan ay makakayanan mo nang bitawan ang mga nakaraan. Handa ka na ba? May tiwala ako sa iyo na makakaya mo ang mga bagay na yan. Sana'y magawa mo rin pagkatiwala ng sarili mo. Ikaw lang ang totoong kakampi ng sarili mo. Ikaw lang ang totoong makakaalam kung paano ka maghihilom sa tulong ng Panginoong Diyos at ng mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang... Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88, ibang swerte to. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo Under the Crown Promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha N-Max na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo Under the Crown Promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0646, series of 2024. Drink responsibly. No tusok-tusok! Sa tulong ng vitamin B ng Farex at proper diet and exercise. Para-excited ang mga kamay, para-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Farex Vitamin B1, B6, B12. Far-excited! Ang husay! So easy to use. Everest Washing Machine. Han, sino ever best partner mo in the world? Siyempre, it's you, babe.